Hello mga kaibigan ko, welcome back to my YouTube channel. So sobrang tagal ko na din hindi naka-upload ng video, kaya ngayon kailangan ko talaga mag-upload ng video. So pasensya na kasi na yung boses ko, at kasi nandito yung amo ko, kaya pinaano natin ng boses, kaya pasensya na kayo mga kaibigan. Sa ngayon, mag-shoutout muna ako sa aking mga magagandang kaibigan. Ako pala si Nasir Bilyangan, nandyan ngayon sa Dubai. Yan, hello BFF, palagi ka dyan mag-iingat. At isa-shoutout ko din si Rosville Mildes, yan, nandito ngayon sa Kuwait. Hello BFF, palagi ka din dyan mag-iingat. At isa-shoutout ko din si Sherlyn Lausa. So, nandito din siya sa Kuwait din. Hello friend, palagi ka din siya mag-iingat. Yan. At isa-shoutout ko din si Ninya Ligaspina. Siya ang gumawa ng intro ko. At nandyan din ngayon siya sa Dubai. Yan. Hello ate, palagi ka din siya mag-iingat. Tapos isa-shoutout ko din yung aking pamilya ko. So, shoutout pala sa aking mama at papa ko. At yung dalawang kapatid ko nga, si Marjorie at si Mirasol. Palagi kayo dyan mag-iingat. At yun, palagi kayo mag-iingat. At kasi ako dito, palagi nag-iingat din ako para sa inyo. Kaya mag-iingat din kayo dyan. At isa shoutout ko din yung kapatid ko nga, lalaki niya, na nandyan ngayon sa Maynila. Kaya yun bro, ha, palagi ka din dyan mag-iingat, kasi sobrang layo natin, malayo tayo sa ating pamilya, kaya palagi ka din dyan mag-iingat. Yan, at isa shout out ko din ang aking minamahal ko nga si Marshall Yayong. Yan, hello, palagi ka din dyan mag-iingat. Alam ko at alam mo, nandyan lang sigat, hindi tayo papabayaan mo. So ngayon mga kaigan ko, pag-usapan natin kung ano ba ang buhay bilang kasambahay dito sa Middle East. Anyway, nagtatrabaho ako ngayon dito sa bansang Kuwait bilang kasambahay din. At balik employer din ako. Nagsimula ako noong September 22, 2016, at umuwi ako yung lang May 1, 2019. So almost 2 years and 7 months na ako. So bumalik, nag-stay ako sa Pinas ng 5 months. So bumalik ako dito sa employer ko. Yes, bumalik ako sa employer ko yung lang October 10, 2019. So almost ano na ako dito, nag-stay sa kanila 6 months. So nahulog na siya ng 3 years and 1 month. Yun mga kaigan ko, gusto ko lang i-share, o gusto ko lang ikwento kung ano bang buhay kasambahay dito sa bansang Middle East. So para sa akin mga kaigan ko, hindi siya madali. Bakit? O bakit ko nasabi na hindi siya madali? O bakit pa ako bumalik dito nga, hindi madali? So ayun, so doon muna tayo sa bakit ba ako bumalik. So siguro mga kaigan ko, bakit ako bumalik dito, kasi nga gusto ko kasi nga matulungan ko pa yung aking pamilya ko, at lalo na yung kapatid kong lalaki. Kasi yung kapatid kong lalaki, bale ano na siya, bale seaman siya, tapos na ang young graduate na siya, yun. Pero need pa ng ganun, kasi yun nga, sa pag-apply kailangan talaga ng pera, diba?
Yun. So, yung kapatid mong lalaki nandyan sa Manila kasi nag-a-apply siya. Ha? Sana, inshallah, ha? After 6 months daw, tatawagan daw siya for final interview. Sana nga, inshallah. So, yun. So, yun, ma'am. Balik na tayo, mga kaigan ko. Bakit ba mahirap ang trabaho dito? So, dito, mga kaigan ko, ang trabaho kasi dito, di pa sa pag yung in-apply mo ay kasambay. Ano bang trabaho sa ang kasambay? Di ba? Magluluto ka lang, maglaba, magplansya, at maglinis. Yun. So, kung nandito na kayo sa Middle East, dito, huwag kayong mag-expect na yan talaga ang trabaho nyo. Kasi yung ang trabaho nyo talaga ay all around. Oh, yes, all around. So, oo nga, all around. Pero, yung inaano ko sa inyo, mga kaigan ko, yung all around ay magkargador ka dito. Ano ba yung kargador? Di ba, magbubuhat ka. So, yung employer mo, kung magbili yung employer mo ng isang sakong bigas, dalawang sakong bigas, ikaw ang magbubuhat yan. Kasi yung employer mo, hindi talaga sila magbubuhat. Except lang kung yung employer mo marunong umawa, marunong magtingin na may awa, yun, parang may awa yung employer mo. Tapos marunong tumulong. Pero yung employer mo na sobrang ano, yan, ikaw ang magbubuhat. At ikaw din magbubuhat. At ikaw din magbubuhat sa yung ano, yung mga grocery nila. So, yung grocery nila, sobrang dami. Sa akin na-experience ko, yes, na-experience ko na yan, mga kaigan ko. Na-experience ko na magbuhat ng bigas, na-experience ko na magbuhat ng yung tangke na gasol, yung gas, yan. Sobrang bigat yan, kaigan ko, yung tangke. Siguro mas mabuti pa yung tangke sa Pinas kaysa tangke dito. Sobrang bigat yan. Tapos, yung mga grocery, yes, grabe. Isang batalyon yung grocery. Yan. Tapos, yun din sa na-try na din ako nga magbuhat ng yung table. Table siya. Table nandyan sa sala. Doon pa kami na tumira sa kabila at yun nga. Sobrang bigat at hindi pa yung pag buhat ko yun, hindi pa yun a symbol. Nilagay pa siya sa carton, tapos na doon pa kami sa second floor. So, ako lang mag-isa nagbuhat yun. Sobrang pikat yan. Yun, mga kaigan ko. At, ano pang trabaho dito? Mag-carwash. Yes, mag-carwash ka din dito. Ako, mga kaigan ko, yes, na-experience ko na mag-carwash. Magkarwas ng kotse ng amo kong babae. At saka, except lang sa tatay ko kasi yung tatay ko nagpapakarwas siya ng ibang tao at nagbabayad siya. Yung nanay ko, sobrang kuripot din yan sa pera. Pero hindi siya kuripot sa mga pagkain tsaka sa ano, yun, sa gamit yun. Pero sa pera, kuripot talaga yung amo kong babae. Yun. Na-try ko na din magkarwas sa kapatid kong amo kong babae. Yes, nakatry na ako magkarwas sa kotse na ay kapatid ng amo kong babae. Yan. Tapos sa ano naman sa maging caretaker ka din ito, magbantay ng bata. Yan. Ako, mga kaigan ko, yes, experience ko na yan, magbantay ng bata. Sa almost 2 years and 7 months ko, noon pa yun, ay sa yung dalawang bata, yung maliit tsaka yung malaki, ay
ay sa akin natutulog. Tabi kami natutulog. Kaya yun, nakahigyan ko. Kulang konti lang yung tulog ko. Tapos may bata pang maliit na iyak na iyak, hingi ng gatas ng gabi. Kaya yun, sobrang pagod, kulang sa tulog po yan. Tapos kinabukasan, maglinis na naman ako, magluto at saka magdaba, magplansya. Yun sa akin, yung bata sa akin talaga, yung maliit ng bata. Pero ngayon, ano na siya ngayon, 3 years old. Yung dati pa, yung maliit pa yung alaga ko. Kasi kung babae ay sobrang tamad magbantay ng anak. Ayaw niya magbantay ng anak pag maliit pa. Yan, kaya sa akin yun. Yun, mga kaigan ko. Tapos, sa bahay naman, di ba sa kontrata niyo, sa kontrata natin, yung mga first timer ha, diba sa kontrata natin ay kung sino yung amo mo, diba yan lang ang sisilbihan natin. So dito, mga kaigan ko, madami kang amo. Hindi lang isa yung amo mo, hindi rin madami yung madami kang amo. So ako, na-experience ko na maglinis ng bahay ng kapatid niya. Hiniram ako. Yes, naglinis na ako. Mama ng amo kong babae. Yan. Naglinis na din ako. At doon kami tumira. 2 months? Yes, 2 months yun. Tumira kami doon sa nanay ng amo ko. At yun, naglinis ako. Naglinis ng bahay. Up and down yung bahay nila. Tapos yung CR. Ano yung CR nila? Tatlo, apat. Ay, lima ang CR. Tapos yung dalawang sala. Sobrang laki. Tapos sa kwarto naman ay ano? Apat na kwarto. Tapos yung mga kwarto nila mayroon pang mga sala. Yun mga kaigan. At na pagtapos ko maglinis, maglaba na naman ako. Pagtapos na maglaba, magbantay na naman ako ng alaga ko. Yan, sobrang hirap. Kaya natiis ko. Yung ko ba, ba't natiis ko yun? Tapos nag-extend pa ako ng 7 months. Yun mga kaigan ko. Tapos sa pangalawa, sa pagkain. Sa pagkain mga kaigan ko, sa akin, sa na-experience ko lang doon pa sa side ng tatay ko, yung doon pa kami tumira ay naka-experience na akong kumain ng tira. Yes, na-experience ko na kumain ng tira ng mga amo. Tapos yung amo kong babae, walang alam na tira ang kinakain ko. Kasi doon, kasi doon sa kabila ng side ng tatay ko, doon kami sa second floor. Pag magkain ako, bumababa ako kasi yung kusina nandun sa ground floor sa baba. Kaya doon ako kumakain. Tapos time na yun ay nagsabi yung amo kong babae na dito ka na lang kumain sa itaas, dalhin mo lang yung pagkain mo para mabantayan ko daw yung batang maliit. Sabi ko naman okay, sabi ko. Tapos yun na, tapos kunin mo na din yung pagkain namin para sabay-sabay na tayo kumain, sabi ng amo kong babae. Kaya yun, pagkuha ko sa pagkain nila, tapos umakyat ako ulit. Tapos nilapag ko na yung mga pagkain, sabi din, tapos nakita na yung tray, yung lagyan ng pagkain. Sabi niya, nasaan ang pagkain mo? Sabi niya ng amo kong babae. Sabi ko naman, pagtapos niyo kumain, doon dyan ako kakain siya. Sabi niya sa akin, bakit? Wala ka bang pagkain? Sabi niya sa akin. Sabi ko din sa kanya, wala,
ang pagkain ko talaga yung tira niyo, sabi ko. Matagal na ba ito? Sabi niya sa akin. Sabi ko naman, yung pagdating ko pa lang dito, yan ang kinakain namin. Hindi lang ako, pati din yung katulong sa ibaba. Tira ang kinakain namin, sabi ko sa kanya. Kaya ang ginawa ng nanay ko, kinausap niya yung hamak ng lalaki, tapos yung hamak ng lalaki, kinausap niya ang mama niya. Tapos, ang ginawa din sa nanay ko, yung ulam ng alaga ko, tsaka yung kanin, yun ang kinakain ko, yun ang ano ko. So, yung mama kong babae, kuripot siya sa pera, pero hindi siya kuripot sa pagkain. At ano din siya, palapikay din siya, mga kaigan ko. Halimbawa, may siya tinatapon ng mga gamit. Yan, binibigay niya sa amin. Yung ayaw niya, binibigay. Tapos, pag magpunta kami sa labas, makakain ko din yung kung ano ang makakain nila. So, yung ibang amo naman, mga kaigan ko, meron talagang ibang amo nga hindi marunong magpakain sa tulad sa side ng tatay ko. Hindi kuripot ang side ng tatay ko, hindi kuripot na kuripot sa pera, pero kuripot sa pagkain kasi yun. So meron ding mga employer na kuripot din sa pagkain, kaya ang ginagawa ng ibang katulong pag makasahod sila, bumibili sila ng pagkain. So pagkain sa OFW dito ay indomie at itlog. Ayan, masaya na kami pag makaulam na kami ng ganyan. So ako sa Pinas, hindi talaga ako kumakain ng indomie or pansit canton. Ayan, pero dito ko lang na experience lahat. Pangatlo, about sa cellphone. So sa cellphone, depende din yan sa amo mo. Kasi mayroong ibang amo hindi ka ina-allowed ng cellphone, pero may ibang amo din na ina-allowed ka ng cellphone. So ako noon, yung bagong dating ko pa lang dito, yung cellphone ko keypad pa lang yun, hindi yung wala pa yung camera, wala. Kasi keypad pa lang yung cellphone ko yung pagdating ko dito. So yun nga, after 1 month yung nakasahod na ako, nagpabili ako ng cellphone sa yung kasama ko sa ibaba. Yun, 1 month nakaselfon ako, pero tinago ko pa siya. Hindi ko pa siya pinapakita sa amo ko kasi nga ito ng amo ko, ayaw daw ng cellphone yung katulong niya. Yun ang natandaan ko dati, yung sinasabi ng mga ano ko, ng dating pang katulong doon. Tapos sa SIM naman, yung pinalitan ko ay ano, iniwan niya ang SIM para daw kung if nga makaselfon daw ako, mayroon daw akong SIM. Kaya yun. Tapos yun nga, mga kaigan ko, tinago ko siya almost 3 months. Yes, 3 months. Magsiselfon lang ako pag nakababa na ako. Kaya pag nakababa ako, pag mag-CR ako, titingnan ko muna yung cellphone ko. Doon pa kami sa kabila, yung side ng tatay ko. Tapos after ano, mag 4 years na yata ako yun, surrender yung cellphone ko. Sabi ko sa mabaya, may cellphone ako. Pero before pa yun, mga kaigan ko, hindi pa yun 3 months, nagsabi na ako sa
ay hindi, 2 months pala, nasabi na ako na gusto ko ng cellphone kasi para makausap ko yung mga pamilya ko. Sinabi ko, inuusap ko silang dalawa yung mama ko. Sabi ng mamabay, oh sige, bibigyan kita ng cellphone, tsaka bibigyan doon niya ako ng SIM. Kaya yun, umasa ako. Tapos sobrang tagal na, 4 months na yata ako, doon ko na sinabi na may cellphone na ako. At alam niyo mga kaibigan ko, sobrang takot ko baka kukunin yung cellphone ko. Pero ang sabi niya sa akin, saan ka nakabili? Sabi niya, sabi ko naman sa online na nag-order ako sa online kasi dito sa COVID pwede ka mag-order. Yun, so yun, sabi din niya sa akin na sige, bibigyan kita ng SIM, sabi niya. So yun, after 5 months, sobrang tagal yung binigyan ako ng SIM. Tapos may wifi din yung amo ko, pero yun, hindi niya ako binigyan ng password. Yun mga kaigan ko. So sobrang tagal yung SIM, pero mabuti na lang may SIM ako. Pero hindi din alam ng amo kong babae na may SIM ako. Ang alam niya, cellphone lang yun. So ngayon, sa awa ng Diyos, alawid na ako ng cellphone. So yung cellphone ko, 2 na ngayon. Yun. Dito naman tayo sa 5. Yung magkakasakit ka. So dito naman mga kaigan ko, kapag magkakasakit ka, ay walang special dito. Pag may lagnat ka, pag sumakit yung ulo mo, sumakit yung ngipin, walang rest dito, walang special dito. Hindi naman lahat amo, meron ding ibang amo na pag may lagnat ka, mag-rest ka ng 1 month, meron ibang amo, pero mostly talaga dito trabaho talaga yun. So sa akin na experience ko dati, may lagnat ako, tapos napansin na nila nga iba yung pakiramdam ko, pero pinapaliwala lang nila. Tapos ang ginawa ko, umingi ako ng gamot. Tapos sabi niya sa akin, bakit, anong panangyari? Sabi niya, pero alam ko nga, may alam na sila nga iba ang pakiramdam ko. Kaya yun, binigyan lang ako ng gamot. Tapos akala ko maaga ako bumaba. So yun nga mga kaibigan ko, hindi nila ako pinapaaga ng bumaba. Ganun pa din yung oras ko bumaba, mga 12 p.m. sa gabi, eh sa madaling araw yan. So yun, so sobrang hirap din pag magkasakit ka yun. Pero hindi naman lahat amo, yun yung sabi ko, swerte-swerte lang talaga pag makaamo ka ng mababait. Yan. So sa 6, naman ay TO. So sa akin, 2 years and 7 months wala akong TO. Hindi ako binigyan ng TO. Sa kontrata may TO ka. Pero sa pag nandito na kayo, ay hindi sinusunod nila ang kontrata. Depende din yan sa amo, pes, kasi meron ding ibang amo ay sumusunod sa kontrata. So sa akin, experience ko, wala akong deal. Yung bumalik na ako kasi humingi ako ng deal, pero once a month lang yung day off ko. So naka day off ako yung lang December. Yes, naka day off ako, pero inuras din, oras din.
umalis ako sa bahay 11, bumalik ako ng 3. Yan, inoras din yung day off ko. Pero may ibang amo naman na sinusunod yung kontrata, mag day off ka, mag holiday day off, yan. Yan, so swerte-swerte lang din yun. So sa ano naman, sa tulog. So sa tulog, mga kaibigan, sa akin dito, yung tulog ko ay ano, minsan natulog ako na umaga 12, kung matagal 1 or 2, or minsan umaabot pa ng 3. So yung gising ko nasa mga 4 hours or 5 hours lang yung tulog ko, kasi gising ako na minsan 7 or 8 yun. So yun, minsan din 6 yung pag may klase, 6 or 6:30, pag walang klase 7 or 8 yun ang tulog ko. Pero 4 hours or 5 hours lang talaga yung tulog ko. Ang pinaka mas mahabang tulog ko ay 6 hours or 7 hours yun. So yun, mga kaigan ko, sa ano naman, sa personal things, sa personal things, mga kaigan ko, ay yung sa akin ay wala. Pag yung dumating ako sa kanila, wala akong personal things sa kanila. Wala akong sabon, shampoo, towel, Colgate toothbrush, at tulugan yung ano, kutson, wala din akong habol, wala din akong habol yung kumot yan, wala din akong kumot, wala din akong unan, yun, wala. Mabuti na lang yung kapalit ko ay siya ang nagsabi sa amo ko na wala akong sabon, shampoo, Colgate toothbrush, at saka unan, saka ano, saka kumot. Yung amo ko, kinabukasan binigyan na ako, kinabihan binigyan ako ng kumot lang, walang cushion, walang unan. So ang ginawa ng yung pinalitan ko, dalawa naman yung unan niya, so binigyan niya yung isa sa akin. Tapos mayroong isang pinay doon na hindi sila minsan natutulog doon, so yun ang ginamit ko. Tapos yung umalis na yung kasama, yung pinalitan ko ay yung kutson niya, yun ang ginagamit ko. Tapos kinabukasan ng mga kaigad ko, binilhan ako ng amo ko ng Colgate shampoo at sabon, yun lang ang binili sa akin. Tapos yun na, after one month, 2 months, 3 months, hindi na nila ako binilhan, so ako na ang nagbibili sa sarili ko yung sahod ko na. Except lang pag magpunta kami ng amo kong babae sa grocery, tapos nagkukuha ako ng shampoo, lotion, ganun, mga cream. Tapos pero may pera ako, ha. Pero yung amo kong babae, ang ginagawa niya, siya ang nagbabayad yun. So yun ang ginagawa ko minsan. So yun, mga kaigan ko, sa ano naman tayo, sa sahod. Sa sahod, mga kaigan ko, pag first timer ka, ay ang sahod mo dito ay 120 pag first timer yun. Pero ako dati, yung year 2016, ang sahod ko ay 110 dati pa, yung 2016 pa, kasi yun ang sahod sa katulong dati. Tapos yun nang nag 1 year na ako, so natutong na ako ng 1 year, yung among lalaki ay dinagdagan na ng 10 dinar, so naging 120 dinar na yung sahod ko.
Tapos, yung na, ano na, yung umuwi ako, tapos bumalik ako sa kanila. So, dinagdagan din ng amo ko ng 20. So, naging 140 na. 140 na yung sahod ko ngayon. So, yun nga mga kaigan ko, no, hindi ko naman lahat na ang mga amo dito ay masasama. Meron ding amo na mababait at meron ding amo na marunong sumunod sa kontrata. Yun, pero nga, mabibilang lang ganun na amo na makaamo ka ng mabait. Kaya, yun lang, yun nga ang sabi nila ay swerte-swerte lang pag mag-abroad ka. Yun. Yun nga mga kaigan ko, no, may kanta yan. Yung kanta na sinong mapalad, sino ang kaawa-awa. So, mapalad ka kasi nakaamo ka ng mababait. Yun mga kaigan ko, ang kaawa-awa ka kasi basta alam nyo na yun mga kaigan ko kung ano yung kaawa-awa. Advice ko lang sa mga first timer na nandito o saan man sulok na Middle East, maging matatag lang kayo. Nandyan si God, hindi tayo iiwan. Isipin nyo lang, pumunta tayo dito o pumunta ka dito kasi para sa kinabukasan ng pamilya mo at saka sa mga anak mo. Isipin nyo din kahit na mahirap, matatapos din itong year na ito, yung kontrata natin. Yun, yung problema natin sa Pinas at problema natin dito, i-ano na lang natin, parang gawa na lang natin ng paraan na yung ginagawa nila mag TikTok yun, tsaka mag-vlog, kaya ko mag-vlog yun. Bali nibangin nyo yung sarili nyo yun. Tsaka wag nyo din kalimutan yan nasa itaas si God, kasi wala naman tayong ibang matatakbuhan kundi si God lang yun. So yun lang mga kaigan ko, sana nagustuhan nyo yung vlog ko, video ko ngayon, at kung nagustuhan nyo, please share my channel at don't forget subscribe, like, click the bell para ma-unifies yung mga bagong vlogs ko. So hanggang dito na lang. God bless to all. Bye.